second attack nila is hindi na yung validity ng paggamit ng pondo, kung hindi ang transfer of fund. Yeah. Ngayon, ang tanong sa kanila, no less than the Supreme Court, former Supreme Court Chief Justice, ang nag-cite ng mga provision ng Korte Suprema tungkol sa ganitong related case, ayaw pa rin maniwala. What's the purpose of this, Brother Franco, yes, please, Miss please, Ina, Ma'am Lorraine, to sustain the propaganda attack and to sustain the demolition job against Sara Duterte? Yeah. Kasi nagda-die down na eh. Nagda-die down na, hindi kumagat sa taong bayan. Ngayon, bumalik ang panawagan ng taong bayan, sila dapat ang buksan ng libro. Si Ontiveros, magpaliwanag siya kung saan niya pinupunta at dinadala ang kanyang extraordinary fund. Si Speaker Martin at lahat ng mga members ng Congress, including ang CPP, NPA, NDF, ngayon, nakuha na tuloy ang atensyon ng taong bayan sa tama at totoong issue na punta. Ano ang tama at totoong issue? Ang tama at totoong issue, accountability and transparency of funds. Sapagkat ang legality and utilization of funds sa 125 million na kinu-question nila, nabutata sila, nasupalpal sila dyan. At wala silang matatakbuhan kundi pilitin ng Supreme Court na mag-rule again on the same circumstance of the same subject matter na na-rule na ng Supreme Court in the previous cases of the same nature involving the transfer of funds from the office of the President. And by the way, ito po ay contingency fund ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., Brother Franco, Miss Ina and Ma'am Lorraine. Pag sinabing contingency fund, discretionary authority ng Presidente kung saan niya ibibigay. I have a question, Eric. Yes. Question to you. Si Barry Gutierrez headed this, no? So, correct. He's akbayan. Could you akbayan. Tell us again what akbayan is, no? It's not CPP, no? Hindi. Yeah. Ang akbayan ay mga hilaw na komunista. Mm-hmm. Nagpupusturang komunista din daw. Mm-hmm. Pero wala silang NPA. Kaya ang tawag sa kanila, ideological rival of the CPP, NPA, NDF, nila Franz Castro, Raul Manuel, Teddy Casino, at Arlene Brosas. Ideologically, hindi sila magkaisa. Sokdem group ito. Yeah. Social Democrats. Sina Franz Castro, ang kanilang mga binubuong mass base, not them. National Democrats. I'm sorry, Erica. Pasingit, I'm sorry. Yung kay Barry Gutierrez kasi, I'm curious about it. Mm. Kasi, abogado pala ito. No? Lawyer. Abogado pala siya, tapos nag-congresista pa siya. So, alam niya, itong kaso na pinafile niya, nuisance yan. Nuisance walang, case. Walang kwentang kaso yan. So, Eric, kung maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang intent nitong sila Barry Gutierrez? Yes, I think they're establishing, mga kababayan, ng alliances, not only with the CPP, NPA, NDF, but also with the group of Martin Romualdez. Para i-sustain ang atake kay Inday Sara. Remember, Brother Franco, Miss Ina, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nagkaroon po ng lakas ng loob ang CPP, NPA, NDF na magbuo ng Network to Abolish Confidential Fund. Kasama sila Barry Gutierrez doon. Kasama doon ang grupo ng akbayan at iba pang mga political blocks. Pero doon sa create nila na network, na network na yan, wala silang hinihingi na buksan ang audit sa anong tawag, extraordinary fund. Si Barry, bakit ka naman ganon, Barry? Kwenta. Kasi nakatanggap tayo ng balita fake dito. Naman ito. More than 250 million ang extraordinary fund ni Risa Ontiveros. Kaya ayaw niyang pabuksan. So kung hindi totoo yan, buksan niya. So talagang yung binuo nila na grupo na yan, halatang halata na pamumulitika lang ang ginagawa at hindi good governance ang talagang gusto mo, Barry. Tama. No, kasi kung gusto mo talaga ng good governance, hihingiin mo yung hinihingi ng taong bayan. Yes. Liquidation ng extraordinary funds na yan. So, kasi Barry, ang 125 million liquidated na, reported na, evaluated na, and saka, audited na. Hindi mo siya muti nakademic na. It's already done. Sabi na. Sisirain na lang nila yung imahe ni Inday Sara. Tsaka damay-damay yun eh, Office of the President. Bakit hindi nila ano yun? Bakit hindi siya question? Si Inday talaga yung pinupuruhan nito si Lila Barry. Frank, your take on Dilaw this? Dilaw politics. Yes, kaya Erica. Pero question, ha? Question. Even you answer me also, Franco, ha? Sige, this Barry Gutierrez kasi that's Dilaw politics, no? They took a whopping. Itong mga Dilaw na ito, ano na talagang sobra yung rejection ng Pilipino no, sa kanila during the how many elections? Ocho diretso. Si Lenny, talagang wala na talagang. So, why do you think, makakabalik pa ang Dilaw politics? Is this their way of getting back into the power structure again, these Dilaws? Brother Frank, your take. Useless Dilaws, which by the way, is now the anniversary of the Yolanda. Yes. Yolanda, and the Dilaws. Exactly. What did you do to the November country? Barry Gutierrez, hindi na yung kakalimutan sa pinaggagawa. Balikan namin yan maya-maya. Si Senator Pimentel, si Kiko, Senate Minority Leader, push for zero intel funds for Office of the President. Sabi niya, alisin na lang ang intelligence funds ng Office of the President, Office of the Vice President, ibigay na lang daw sa may kinalaman sa intelligence gathering
kasama na dito yung ibigay na lang sa Department of Foreign Affairs sapagkat ito ay may kinalaman sa national security. Anong masasabi po niyo, Mayor? Well, in that case, if you do away with the intelligence fund of the president, vice president, and all, you might as well do away with everybody. Yeah. Pati yung mga mayors na. Then you would maybe suffer the consequences. Kasi yung market ng survey, iba yung market ng survey ng military, pati yung civilian. Hindi magkapareho yan. They do not really even approximate each other. When they say that yung military, the condition is good, the satisfactory, it does not reflect the whole truth. You have to get it from other sources para mabalance mo. And kung sabihin mo, natanggalin mo yung intelligence fund, lalo na sa executive department, alam mo yung Congress lays down the policy. When the policy is there, produced by Congress, it is implemented. Ngayon yung implementation, it covers a lot of all aspects of governance. Things you must need to know before you act. That is intelligence fund. Things that you need to know before you say something, that is intelligence fund, especially in matters of national security. You cannot do away with it by just giving it to the military. I'm not saying that they cannot be trusted. But that is not the way how democracy works. The intelligence gathered by the military would be a far different thing gathered by the mayors and the administrators. Hindi mo pwedeng alisin yan. Because hindi nila lahat ng mga military magtanong doon na isusurvey nila, lalo ng kaharap nila military. Hindi mo sasabihin ng totoo yan. Kung kaibigan niya yung barangay captain pala, isang komunista. Or na yung kapatid niya nandoon sa bukid. You know, you have to get the sources from all sectors. Now, itong mga executives, mayors, governors, presidente, kailangan talaga nila. The vice president should know why. Because the president does not share the secrets of the intelligence gathered with the vice president. Eh kung mamatay bigla lang yung presidente, his heart will just stop suddenly. Makakandara pa itong vice president niya, hindi niya malaman kung ano ang sitwasyon. Iyan ang problema. Kaya ang mga mayors, how do they do that? They must have, not excessively given. Pero importante yung intelligence man. I've been mayor for 23 years. You think I could have the first thing to enjoy happiness dito sa Pilipinas, Davao City? You think nakuha natin yan kung walang investment? Oh. You think that you would be peaceful if I did not just buy information or buy out the person? O ito, umuwi ka na. Pumunta ka na, bumalik ka na sa inyo. Huwag ka nang umalik dito. Taga saan ka ba? Taga Samar? O sige, uwi ka na Samar. Sa pamilya mo ito, magnegosyo ka na lang. Ganun ang trabaho ng presidente, pati mayors and governor. Kung hindi mo madala sa... kausapin mo na lang.
Lalo na kung may pamilya. But I